So sasabihin ko dito sa video na to, ano ba yung 6 steps na pwede mong gawin kahit sa batang edad ka pa para yumaman ka. Ang first step mo is to find your unique talent. Ang pagkakamaling sila ng ibang tao is akala nila yung talent or yung hobbies nila is hindi talaga sila pwedeng kumita doon. Diyan sila nagkakamali. For example, marunong ko kumanta? Why not mag-teach ka kung paano kumanta? Marunong ko sumayaw? Why not offer choreography sa mga schools, sa mga events? Why not i-offer mo yung unique talent mo sa mga nakakailangan? Kasi your unique talent costs nothing, pero it can give you a lot of money. According to study na ginawa ng Kauffman Foundation is 93% daw ng mga successful entrepreneurs binildo nila yung mga business nila around their unique talent. At naniniwala naman ako doon dahil ako, ang unique talent ko is kung paano ko ba i-market yung product at services ng mga clients ko doon sa kanilang mga customer. At yun yung unique talent ko, doon ako masaya, ay yung passion ko at doon ako kinikita ng malaki. At ikaw, hanapin mo yung unique talent mo at try mo i-offer yun sa ibang mga companies or businesses dyan. Step number 2 is to invest in your education. Hindi college education yung tinutukoy ko dito. Education about yourself, self-improvement, mindset, and about earning money. Kaya sobrang dami mga millionaires, teen, kahit yung mga billionaire dyan. They're trying to read books and they're trying to go to the seminars, webinars, and they're also trying to meet other millionaires at billionaires dyan. Why? Entrepreneurs at mga businessman, they never stop learning. When you stop learning, you stop earning. Pwede kang magsimula sa books, podcasts, audiobooks, courses, YouTube tutorials. Kaya sinasabi ko sa mga tao na napakaswerte nyo na dahil this day and age, isang click ka lang na doon ka na sa gusto mong information. Wala ka nang gagawin pang iba. Search mo lang na doon na kagad ang kailangan mo. Kaya nga maraming tao na nag-i-invest sa mga courses or online programs or online seminars dahil they're trying to learn from other people na mas maraming experience. This is just like a video game. Hindi ka mapupunta dun sa next level na want mo na hindi ka natututo ng bagong skill or bagong knowledge para makarating ka dun sa second level. Sinabi nga nito sa research na ginawa ng Pew Research Center, nakita nila na 70% ng mga adults na mga successful is they are lifelong learners. Ibig sabihin nun, hindi nagtatapos ang kanilang education after they graduate sa school, sa high school, or sa college. Every single day, they need to consume educational and valuable contents by the book, by in-person, or by other people dahil naniniwala kami na isa na siya sa mga nakatulong sa amin na mag-grow pa sa aming financial freedom. Step number 3 para yumaman ka kaya sa batang edad ka pa is gumawa ka ng financial plan. Ang financial plan ay isang itinerary or roadmap para makamit mo yung gusto mo sa buhay. Kaya ang ginagawa ko before is gusto mong magkaroon ng sariling mansyon at gusto mong magkaroon ng sariling sports car. Para makamit ko yun, inisip ko, kailangan kong ganitong amount ng pera para makamit ko yung goal na yun. Ang ginawa ko din, divided by ko siya sa 12 months. At umabot na kailangan ko na 1.8 million every single month para ko makakamit itong monthly na income na to. Ang ginawa ko is ano ba yung mga products or services na kailangan kong i-offer sa tao para kumita ng ganito. So, kailangan ko na 100 people na kailangan magbayad sa akin ng 18,000. So, ngayon, isipin mo naman, ano yung kailangan mong i-offer sa kanila na products or services for this amount of money? At doon ka na mag-iisip, ano mas maganda, mag-e-commerce ba, mag-restaurant ba, mag-car wash business ba? Doon ka na mag-decide kung ano yung gusto mong pasukan. Pero, dahil ko na lang try na businesses before, at dito sa isang business na natuklasan ko na pinaka-best way to get my goal is by selling my services sa mga clients. At dito na nag-i-start na yumaman ako, marami na akong clients, marami na akong empleyado at dito ko na nakamit paano makabili itong bahay na to at yung aking sports car na Camaro. At masasabi ko na nakamit ko yung gusto ko pero hindi pa yung pinaka-end goal ko pa sa buhay. Step number 4 kung gusto mo kumita ng malaki kita sa batang edad ka pa lang is kailangan mo na mag-invest sa network. Ikaw nga sabi nila, your network is your net worth. Kailangan mo sumama sa mga tao na gusto mong makamit din yung kanilang na mga napuntahan na or gusto mong matutunan kung ano yung mga nagawa nila na hindi mo pa nagagawa. Or, pwede ka naman mag-network na same drive, value, at fire within them para makamit yung kanilang mga ngarap sa buhay. Ganun ang kailangan yung hanapin na friends simula ngayon. Kasi kung gusto mo pumayat, sumama ka sa limang lagi ng gym. At sigurado akong papayat
mapayat ka. Kung gusto mong maging pro player sa Mobile Legends, sumama ka sa apat na pro player sa Mobile Legends. At sigurado ko sa iyo, within 2 months, pro player ka na rin. Kung gusto mong yumaman talaga, sumama ka sa apat na mayaman na or gustong gusto lang yumaman. At doon mo makukuha yung mga kailangan mong friends sa buhay. Kasi ang pagkakaroon ng isang magandang network, we are sharing other opportunities sa mga tao at sila nag-share ng other opportunities and valuable tips and lessons para mas umangat pa tayo sa buhay. Kaya sobrang dami na nag-i-invest dyan ng mga seminars, webinars, courses, program para lang sa pagtitipon, sa pag-network sa ibang mga tao. Kasi isang tao lang ang kailangan mong hanapin na same drive at value mo at kung same mission at vision mo sa buhay or mas mayaman pa sa'yo, sigurado ko isa lang ang mga pagbago sa buhay mo, yung isang tao na kailangan mong kaibiganin na talaga. Step number 5, gusto mong maging successful tayo sa batang edad ka pa, is to embrace failures. Mga entrepreneur, ang mga negosyante dyan, is hindi sila natatakot na magkaroon sila ng failure or na maghihirap dun sa kanilang ginagawang negosyo or dun sa ginagawa nilang opportunity. Kasi minsan mga entrepreneurs, sa mga successful na tao, is kapag nagkaroon ng failure, is dun pa kami minsan masaya pa. Kasi dahil sa failure na yun, nagkakaroon kami ng idea kung ano ba ang dapat na kailangan gawin sa next na opportunity or next step na gagawin mo. For example, ako is nag-fail ako na 5 to 6 businesses before para lang mahanap ko yung business na sana ako magiging successful. Kasi kung hindi ako nag-fail doon, hindi ko ito mahahanap. Kasi parang ang negosyo ay is parang laro lang naman. Sa laro is kailangan mo matuto ng new skills at new knowledge para makapunta ka sa next level. Ganoon naman dito sa pagninegosyo. Is sa pagninegosyo is parang laro din eh. Kailangan mo minsan matalo para yung failure na yun, doon mo malalaman ko na yung next time na gagawin mo na mas okay. Kasi alam mo hindi ka na ma-fail dahil meron ka na mga learnings from the past mistakes. According to Forbes, at 8 to 10 entrepreneurs fail at their business before founding out their success. Isipin nyo yun guys, 8 to 10 entrepreneurs is nakaranas sila na maraming failures, maraming paghihirap, maraming maling ginawa bago nila nahanap yung kanilang success. So hindi porkit nagkaroon ng isang failure or isang mistake is titigil ka na. Minsan ayun yung kailangan natin para mas maging successful. Ika nga sabi ng iba, if nahihirapan ka, nasa tamang landas ka na. And lastly, step number 6, kung gusto mong yawaman na sa batlang edad ka pa, is masyadong mahaba to, mga nagpas 1 hour tong step na to, pero kailangan mo to para yumaman. Click here para panoorin mo.